Okay, so guys, ang next topic natin ngayon is yung ABC rule. Ito yung unang-unang dapat matutunan ng mga bago nating member habang hindi pa sila marunong mag-present ng negosyo. Dapat marunong sila mag-ABC rule, dapat marunong sila magpakilala ng mga uplines natin o mga crosslines sa mga dala nila. Ito kasi yung unang-unang role na dapat skills na dapat matutunan ng mga bago natin para talagang kumita sila ng mas mabilis habang bago sila. Okay? Ano ba ibig sabihin ng ABC? A stands for advisor. B stands for bridge. C stands for client. Acronym yan, guys. Sino-sino ba yung mga advisor? Okay? Sila yung mga upline natin. Yung mga love lines, downlines or business partner, yung clear book mo, yung mga cheque-cheque dyan, yung about sa company, yeah, yung BCD, like what pinapanood natin yung extra-extra, yung testimony ng offline days, at kung sino-sino pong mga distributor. Yung office, ABC role din yan, advice. Okay? Ang advisor, yan yung mga nagbibigay ng advice sa mga bagong client or prospect, sila rin yung nagpapaliwanag, nagrepresent ng negosyo sa mga bago. Okay? Yung bridge, yan, ikaw yan. Ikaw yung bridge. Ang may pinaka big part dito na sa negosyong to, ikaw. Kasi maraming tao, maraming distributor, hindi nila alam yung papel nila as bridge. Tandaan nyo guys, ang success natin sa DXN, 90% sa yung manggagaling, 10% lang sa upline mo. Okay? Yung si client, yan yung dala mo. Yan yung dinala mo. Dapat guys, marunong kang magpakilala ng A sa C. Kasi maraming nagdi-DXN, hindi sila marunong ng ganun. Kasi kahit anong galing ng upline mo, kaya kahit anong laki ng kinikita ng upline mo, kung mali naman yung pagpapakilala mo, mahirapan yung upline mo or yung advisor. So, ito yung mga wrong ways. Yung mga maling paraan ng pagpapakilala ng A sa C. For example, number 1, yung maliit yung A, maliit B, maliit yung C. Ano ibig sabihin niyan? Kunyari, pinakilala ko sila friend Dennis. Jordan. Ako yung client, kunyari, Jordan. Ito nga pala si friend Dennis. Siya yung nag-invite sa akin sa DXN. Ganun lang. Kumbaga, papansin mo sa ginawa ko, yung pag-dintod sa kanya, simple lang. Parehas lang. Nag-invite. Walang kung ano man na pagtitiap doon sa A. Mali. Kasi casual lang yung pagpapakilala ko. Ito naman. Yung pangalawang mali, kasi karamihan ng mga bridge o kaya ng mga bagong distributor, ito naman yung nagiging mali. Kasi ang mali dyan yung nagpapasikat sa upline. Kasi siyempre, since bago sa gusto mo magpasikat sa upline, guys, pag ikaw bago ka, or nag-member ka na sa DXN, huwag ka na magpasikat. Automatic sikat ka agad sa mga upline mo. Okay? Ito naman yung nagiging mali kasi tinitiyak naman nila yung prospect nila. Ayan, no? A, B, O, C. Malaki yung C. Nakataas yung C. For example, attorney yung dala niya. Apply mo. High school graduate. For example, ganito. Nilapit mo. Apply. Ay, Dennis, ito nga pala yung prospect ko. Grabe to. Lawyer to. Ang laki ng kinikita nito. 10 kotse nito. 5 ang bahay nito. Upline. Ay, attorney. Ito nga pala si Upline Dennis. Siya yung high school graduate ng DXN. Wala lang. Di ba? Sa tingin mo, pag nag-share yung A, may kinig kaya yung C? Malamang hindi. Kasi natiyak ko yung C. Dapat ang ititiyak natin yung A. Mamaya babalikan natin yan kung paano tayo magtitiyak ng mas maganda. Okay? Yung pangatlong mali naman, maliit yung A, malaki naman yung B, maliit yung C. Ang tini-up niya, yung B. For example, ganito. Upline Dennis, grabe. Dami kong dalaw, 10. Oh. Sabi ko sa'yo, upline, yayaman ka sa akin eh. Ang tini-up mo yung sarili mo. Diba? Alam mo na palang magaling ka eh. Huwag mo na ipakilala doon sa A mo. Kung ang gagawin mo lang, iti-down mo yung A. Ang tini-up mo yung sarili mo. At huwag na huwag mong gagawin niya sa mga cross-line. Naka po. Nakakahiya. Tama? Ang importante, pag nagpapakilala ka, lagi ang sikat yung A. Huwag yung B o kaya yung C. Okay? Ito yung right. Yan. Ito yung right way.
always tiyak your advisor, malaki yung A, malaki yung maliit yung B, maliit yung C. For example, balik tayo dun sa scenario ng attorney. Di ba? Attorney siya, di ba? Attorney, high school graduate yung A mo. Ganito pa lang. Malayo pa lang. Kunyari, papasok pa lang yung office, nakita mo agad si Apple. Malayo pa lang, ititiyak mo na agad. Kaya gagamitin mo dyan yung clear book mo. Sabihin mo, ganito. Attorney, grabe. Swerte natin. Ama sa mas maganda, ganito. Huwag mo nang lagyan pala ng label. Kunyari, attorney siya, engineer siya. Huwag mo nang lagyan ng attorney, engineer. Pakilala mo siya, formal, palitan mo lang yung engineer o attorney ng mister. O yung miss. Kaya, Mr. Mr. Key, Mr. Laring, Mr. Villarosa. Diba? Mr. Cruz, palitan mo lang. Yan, formal pa rin. Para pag pinakilala mo siya, naka-formal pa rin kayo. Tama, huwag mo lalagyan ng label. Okay? Yan ang ganito. Yan, ay Mr. Cruz, grabe. Kita nyo, andyan yung advisor na, yung ano, yung upline ko na swerte natin. High school graduate lang yan, ha? Pero kumikita yan ng 6 figures, ano, meaning 100,000 pataas. Tama, yan yung tumutulong sa akin sa business na to na pwede rin tumulong sa inyo. Teka lang, ha? Gagawin mo ganito. Teka lang, ha? Titingnan ko muna kung busy. Teka lang po, approach ko muna siya. Ngayon ang gawin mo, lapitan mo ngayon si upline. Tama, lapitan mo si upline. Pagkalapit mo, ask mo muna kung busy. Mamaya kasi pag busy, hinihila mo siya bigla. Mo ba, bastos at naman sa'yo yun, mas maganda. Tingnan mo muna kung busy. Mamaya, pag hindi busy, sabihin mo, upline, busy ka ba? Sabi niya, hindi. Oh, upline, baka pwede magpa-ABC sa'yo. Natiap na kita. Kasi, papasok ka lang, di ba? Natiap mo na. Natiap na kita. Ngayon, pwede mo sabihin kung anong background upline. Lawyer to, pero open-minded naman. Tama. At saka natiap na kita, kaya bilib na sa'yo yan. Okay? Huwag na huwag kayong mahiyang mag-approach sa mga A. Tama. Kasi yung mga A na yan, yan yung magiging later on. Kapag na talaga, yan ang mga tutulong sa atin na later on. Pag umingi sa atin ng tulong, tutulong din tayo, syempre. Give and take ang labanan dito sa DXM. Walang mga sarili dito. Okay? Ganito. Ngayon, pag pumayag si A, hindi siya busy, huwag mo na huwag mong ilalapit si A. Huwag mo ilalapit si A. Mas maganda, palikan mo yung client mo, balikan mo yung client mo, atakin mo siya, pupunta na tara. Ah, ganito, Mr. Cruz, na, punta tayo doon sa upline ko. Hindi siya busy, papakilala ko sa'yo. Ngayon, pagkalapit na pagkalapit, sa ganito sabihin mo, upline, this is Mr. Cruz. Mr. Cruz, this is Mr. Dennis Villarosa. Isa to sa mga successful na distributor dito sa DXN and earning 6 figures a month, siya yung tumutulong sa atin na pwede rin tumulong sa iyo. Okay, upline, konting pa-share naman. Sabihin mo ngayon, pag bago siya mag-share, sabihin mo muna kung na-BOM na, kung nabigyan na ba siya ng background about sa business, kung first-timer ba siya at hindi pa siya nakaka-attend dun sa seminar, or kung member na. Kasi iba-iba yung sasabihin ng, iba kasi yung sasabihin ng agent. Merong proper na sasabihin para sa'yo. Kunyari, pag first-timer pa lang, sasabihin niya, makinig muna. Sabihin ng advisor. Pero pag na-BOM na, sasabihin niya, kailangan mag-member. Pag member na, sabihin niya, learn the business. O, yan ang sasabihin niyan. Yan ang mga expect mo na sabihin niyan. Kasi pag hindi mo sinabi to, kung ano yung alam na nung prospect mo, hindi alam ng advisor kung saan siya papasok. Nawa nyo? Okay. So, sabihin mo agad kung saan siya doon. Ngayon, pag nag-share si upline, makinig ka. Huwag na huwag kang aalis. Huwag na huwag kang aalis. Ito yung attitude mo, ha. Huwag na huwag kang aalis. So, pag nag-share siya, show sincerity na ikaw mismo, interesado ko doon sa sinasabi ng A. Huwag kang mag-text. Huwag kang titingin kung saan saan. Basta, yung tingin mo, doon lang sa advisor. Tama? Para makita nung si na sincere ka sa sinasabi ng eh, kasi kung ang mangyayari, text na text ka, kung saan saan ka lumilingon, di ba? Ginawa mo, kung umalis ka, inilayasan mo yung A, mismo yung client mo, hindi magbibigay ng sincerity para makinig dun sa A kasi hindi mo siya binigyan ng sincerity na makinig eh. Tama? Kaya ang suggest ko, pag nag-A si upline, yes ka lang, yes, makinig ka lang. Pag nag-joke naman si upline, tumawa ka, maski 1,000 beses mo na napakinggan yun. Kasi, di ba, sa DXN, paulit-ulit lang naman ang negosyo natin. Sinasabi halos ng mga advisor, pare-parehas lang.
Yung nga lang, siyempre, pag hindi ka sumakay dun sa sinasabi ng advisor, ikaw din sisira ng negosyo mo. Tama? Mas maganda pag nagpatawa, tawa ka, maski pilit, ha! Tama? Importante, matawa yung client para at least magkaroon ng tinatawag na break the ice. Tama? Pag nakita niya, enjoy sa rito, ay sigurado, baka mag-member agad dyan. Okay? Kailangan, wag natin lalayasan. Pag nag-explain si upline ng business opportunity, makinig tayo. Okay? Kunyari, sa seminar room naman, sa seminar room. Pag nasa seminar room, ang trabaho ng A is taga-palakpak, taga-yes, taga-sabi ng tama, taga-ayon. Tama? Dapat lagi kang maikinig. Kasi maraming nag-DXN o kaya maraming member ng DXN, pag nakita nila yung naka-schedule na speaker, ayaw nila, hindi nila natin. Guys, huwag mo sirain yung negosyo mo. Importante, pag sinabing speaker yan, iba dating yan, itiyak yung speaker. Tama? Meron talagang ganun. Sasabihin mo lang, naku, power to. Diba? Yung iba kasi ang ginagawa sa schedule, naku, huwag nating atinan yan, pangit dyan. Hindi ganun. Lahat ng speaker, magaling. Yan ang itanim mo sa sarili mo. Bakit? Pag ikaw, tinanim mo sa sarili mo, lahat yung pangit. Kasi kung ang gagawin mo, mag-aabang ka ng magaling na speaker, tama? Eh kung dumating yung magaling na speaker, once a year, di once a year ka lang mag-i-invite. Tama? Hindi ganon. Dapat, ang gawin mo, lahat magaling. Bakit? Tinan mo ha, pag pumunta ka doon sa seminar room, sinabi mo magaling. Di ba? Sinabi mo agad, minindset mo agad doon sa C na magaling yung speaker. Ito yung nakita ng client mo, ay, hindi naman magaling. Pero kung ito kumita, ito yung magiging positive niya. Dapat tingnan niyo yung positive thinking. Ito, nakita ng client mo, hindi naman magaling. Pero mas magaling ako dyan. Kung ito nagawa niya, eh, magagawa ko rin to. Di ba? Yan ang maaaring maging thinking ng client mo. Look at the positive side lagi. Eh kung ito naman, pinindset mo dun sa client mo na magaling, magaling, magaling speaker. Pag tingin niya, ikaw magaling ka mag-bridge. Yes, magaling, magaling. Tingin niya dun sa mga speaker, magagaling talaga. Tama? Nasa pagtitiyak yan, guys. Tama? Kahit anong liit pa ng checker ng tao, kahit nagsisimula pa lang yan, magaling ka mag-bridge. Tama? Kuha mo yan. Okay? Tsaka, guys, kunyari, nasa seminar ka, pag nagmaganda sinabi ng speaker, talagpak ka. Nagpatawa, tawa ka. Tama? Pag merong tanong, sagot ka. Importante, nagkakaroon ng tinatawag ng interaction. Diba? Tayo as bridge, tulungan natin yung speaker or advisor. Tama? Guys, sa DXN, teamwork to, hindi kaya mag-isa to ng advisor mo. Tama? Ang pinakamalaking part para sa paglaki ng grupo mo, magaling ka mag-bridge. Okay? Dahil ako na nag-start ako dyan, ako magaling, lagi ko tinitiyap si upline. At ang treatment ko sa upline ko, talagang master. Tama? Ang treatment ko sa upline ko, talagang, kumbaga alam nyo ba yung kung po? Diba? Yung picture ng kung po? Yeah, pag sinabi ng teacher, buhat, buhat, ganun ako. Kunyari, may kulang na, kunyari, nangingi sa akin na kapag siya tay. Bibigyan ko yan para kausapin niya talaga yung client ko. Diba? Kunyari, walang upuan, hahanap ako ng upuan para makaupo yung sila upline, pati yung advisor, yung client pala. Tama? Yun ang papel mo as advisor. Kumbaga, para kang kung fu student. Nai-gets niyo ba ako? Di ba? Pag sinabi, yes master, yes lang. Tama? Kumbaga, dyan, kumbaga humble lang yun. So, tandaan nyo guys, kung ano yung, kung sino yung nagpapakumbaba, siya yung tinataas. Okay ba yun? O, ngayon, pag busy naman si upline, nangyari na, busy, ito na lang gawin mo. Na, may clear book ka diyan, pakita ko, ito yung kumikita, medyo busy si upline. Upline, kaway na lang. Tawagin mo na, kakaway naman yan eh. Pag kumawin, ako, grabe, di ba? Napaka-humble. Pero yun, kumikita ng kalahating meeting, tapos yun, kumakaway pa sa atin, sa labas, suplado na yan. Tama? O, ngayon, at least, bago siya makaalis ng office or ng center, kailangan makakausap siya at least dalawang tao. Okay? Tapos, matuto kang mag-tour dun sa office, itour mo kung saan yung counter, itour mo yung mga produkto, pakilala mo, pero tanggalin mo sa isip sa kanya na huwag puro benta-benta ang DXN, hindi ganun tayo. Tama? Ituro mo kung saan kinukuha yung check eh. Ituro mo kung merong mga awards doon, yung mga travel incentive na picture. Di ba? Dapat marunong kang mag-tour sa office para feeling talaga niya, office mo talaga yun.